Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Headline sa IZ Balita Nationwide panghapon, ngayon ay September 3, 2020, Webes. Bagyo sa labas ng bansa, patuloy na lumalakas. Panukalang emergency power kay Pangulong Rodrigo Duterte para may isaayos ang PhilHealth. Welcome sa palasyo, Senador Pangilinan, hindi pabor sa panukala. Pagpapalaya kay U.S. Marine Corporal Joseph Scott Pemberton, naunsya may. At sa iba yung dagat, dating Prime Minister ng Italia dinapuan ng COVID-19. Sa balitang sports, Serena Williams nagpagtala ng panalo sa US Open. At sa balitang pangkalusugan, labis na pagkain ng processed food may masamang epekto sa kalusugan. At sa showbiz, tanyag na illusionist na si David Blaine, matagumpay na nais sa gawa ang paglipad gamit ang 50 mga labo. IZ Balita Nationwide. Dapat lumay po naman ni Engineer Daniel Tengko ng ating mga katuwang sa News Center, Social Media, Reportorial Team sa Metro Manila Talawigan. Kami ang inyong mga tinig balita sa kalan ni Mon Ilagan, ako si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Sa detalye ng mga balita, bago mga malalaking ulat pang bansa, patuloy na lumalakas nga ang bagyo sa labas ng PAR o Philippine Area of Responsibility. May international name na Haishen. Ayon sa PAGASA, ang sentro ng Typhoon Haishen ay pinakahuling namataan sa layong mahigit 1,000 kilometro sa ilangan dulong Hilagang Luzon. Taglay ng bagyo, ang pinakamalakas na hanging aabot sa 130 kilometro kada oras malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot sa 160 kilometro kada oras. Ang naturang bagyo ay kumikilo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran, sa bilis na 15 kilometro kada oras. Inaasahang papasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga at tatawagin itong Christine, bagamat wala namang magiging direktang epekto sa buong bansa. Magiging malayo pa rin ang bagyo sa kalupaan at tatahakin ito ang Southern Japan at Korean Peninsula pagkalabas ng bansa. Samantala, maaaring ipatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang reforma at pagbalasa sa PhilHealth kahit wala pa itong emergency powers. Ayon kay Senate President Tito Soto, ito'y dahil malawak na ang kapangyarihan ngayon ng Pangulo. Dagdag ni Soto, maipag-uutos naman ito ng Pangulo dahil nasa ilalim ng Office of the President ang PhilHealth. Gitna pa ng Senate President. Napasimulan na rin ang reforma makarang italaga si dating NBI Director Dan Tigran bilang Pangulo at CEO ng PhilHealth. Kasunod nito, inihayag ni Soto na nakikipag-ugnayan na sa kanya si Tigran at humihingi ng kopya ng committee report ng Senado ukol sa katiwalian sa PhilHealth. Pagtitiyak ni Soto, magiging magandang gabay sa paglilinis ni Tigran sa PhilHealth ang Senate report. Samantala, isinusulong sa Kamara ng Emergency Power sa Pangulong para ma-reorganisa ang PhilHealth, tututulan daw ng Senado. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19, Shelly Bueno. Shelly? Right, Shelly. Okay, babalikan natin si Shelly. Samantala, welcome naman sa Palasyo ang panukalang bigyan ng emergency power ang Pangulong Rodrigo Duterte para ma-resolba ang korupsyon sa PhilHealth. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nagpapasalamat ang Palasyo sa suporta ng legislatura sa pagpupursige ng Pangulo na maisaayos ang bansa. Isa rin naman anyang abogado ang Pangulo, kaya batid nito ang saklaw ng kanyang kapangyarihan. Subalit sinabi ni Roque na bilang may akda ng Universal Health Law, nais niyang buwagin sana ang PhilHealth at palitan ng National Health Service para matanggal na ang lahat ng mga tauhan ng naturang ahensya.
Balikan natin si Patrol 19, Sally Bueno mula Senado. Sally? Go ahead, Sally. Sally Bueno, go ahead. Samantala, sa ilang pangulat, maaaring ipatupad ni Pangulo Rodrigo Duterte ang reforma at pagbalasa sa PhilHealth kahit wala pa itong emergency powers. Ayon kay Senate President Tito Soto, dahil malawak ang kapangyarihan nga ng Pangulo. Dagdag ni Soto, may pag-uutos naman ito ng Pangulo dahil nasa ilalim ng Office of the President ang PhilHealth. Muli, subukan natin ang report ni Sally Bueno. Sally, come back please. Oh, ikaw na. Samantala, hindi sangayon si Senator Kiko Pangilinan sa plano ng ilang mambabatas sa Kamara na pagkaloban ng emergency power si Pangulong Rodrigo Duterte para maisaayos ang talamak na anomalya sa PhilHealth. Ayon kay Pangilinan, hindi emergency power ang kasagutan para matuldukan ang paulit-ulit na anomalya sa ahensya. Paliwanag ni Pangilinan kung seryoso ang pamahalaan na linisin ng PhilHealth at nais na maging mas epektibo ang laban nito kontra COVID-19, dapat lang ani Pangilinan na sibakin sa pwesto si Health Secretary Francisco Duque III. Bukod pa rito, nais din pakasuhan ni Pangilinan ang mga taong nasa likod ng overpriced na testing kits at machines, gayon din ang pagpapanagot sa mafia sa PhilHealth na nagbulsal sa bilyong-bilyong pisong pondo ng ahensya. Samantala, sa huling tanong ni Senador Pangilinan, bakit palpak pa rin ang pagtugon ng pamahalaan kontra COVID-19? Gayong binigyan naman ng emergency power ang Pangulo. Patrol 19, Sally Bueno, sa iyong report. Please come in. Walang silbi o sa isa ay sinusulong sa Kamara na pagkakaloob ng emergency power kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil magagawa namang i-reforma at i-reorganista ng Pangulo ang PhilHealth kahit na wala itong emergency power. Ikinihiyag ni Senate Minority Leader Franklin Drino na makaigit na tututulan nila sa Senado ang naturang panukalang emergency power. Gayun ni Drino, sa ilalim na ating konstitusyon at umiiral ng mga batas, napakalawak na ng kapangyarihan ng Pangulo kung saan magagamit niya ito sa pagreorganisa at pagluta sa korupsyon sa PhilHealth. Ang Pangulo niya nagtatalaga ng board member sa PhilHealth, maaari niyang kasuhan ng administratibo at kriminal ang mga gumagawa ng katiwalian. Meron ding maaari din pag-utos ng Pangulo ang suspension o paglipat ng mga tauhan sa buong ehekutibo. Sa ilalim niya ng GOCC Governance Act o Republic Act No. 10149, pinagkakalooban ng malawak na kapangyarihan ng Pangulo para i-reorganisa ang mga GOCC sa pamagitan ng Governance Council for GOCC o itong GCG. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong nakasa DWIZ. Samantala, aksyon ni Pangulong Duterte sa anomalya ng PhilHealth nasa tamang direksyon. Ang detalye ng balitang niya magbumula kay Patrol 17 mula sa Palasyo ng Malacanang, Jopel Palenio. Jopel? Sapat nga daw po ayon sa palasyo ang mga ginagawang aksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte upang mapanatili ang mataas na moral ng mga matinong tauhan ng PhilHealth at manumbalik ang 100% tiwala ng taong bayan sa ahensya. Ayon kay Presidential Spokesperson Attorney Henry Roque, ilan sa mga ginawa ng Pangulo upang ma-reforma o malinis ang PhilHealth ay ang pagsuspinde sa mga tiwaling high-ranking officials nito. Bago talaga ng bagong presidente at CEO ng ahensya at ang pagpapaimbestiga sa talamak na katiwalian dito. Patunay aniya ang mga aksyong ito ng chief executive na seryoso siyang matuldukan ang napakatagal ng pamamayagpag ng mafia sa loob ng PhilHealth. Tiwala si Roque na tanggap at suportad ng taong bayan ang mga ginagawang paglilinis ni Pangulong Duterte sa ahensya ng ngayon ay magkaroon na ani ng katuparan ang sinusulong ng pamahalaan na maibigay sa bawat Pilipino ang libreng gamot at libreng pagpapagamot sa ilalim ng universal healthcare. So, ito si Patrol 17 Chopel Telephone. Tapos sa impilang may turo plus VWIZ. Sa kabilang dako naman, iminungkahi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang pagbuo ng isang ad hoc committee na kabibilangan ng actuarial experts mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapag-aralan ang estado ng pondo ng PhilHealth. Ayon kay Drilon, mahalagang malaman ang kasalukuyang halaga ng pondo ng PhilHealth at kung hanggang kailan pa ito tatagal. Dagdag pa ni Drilon, ang mga bubusisi sa pondo ng ahensya ay ang GSIS, SSS at Insurance Commission.
paliwanag ni Drilon. Ito para makita ang katatagan ng ahensya at malaman din kung magkano ang subsidy na dapat ilalaan dito ng gobyerno. Kasunod nito ay mismong si Finance Secretary Carlos Dominguez ang nagsabi nga magulo ang datos ng PhilHealth kaya hindi malaman kung magkano talaga ang reserba nitong pondo. Samantala, nakakuha naman ng suporta kina Senate President Tito Soto at Senador Ralph Recto Mungkahi ni Drilon. Ayon kay Recto, dapat isama sa bubuing komite ang National Treasurer na nakakaalam kung magkano ang pondo ng PhilHealth. Mababatid na sa panukalang pambansang bagyat para sa 2021, pinabibigyan ng Malacanang ang PhilHealth ng higit sa 71 billion pesos. Samantala, sa iba pa nating mga balita, mananatili sa pitan si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Ito ay ayon kay Bureau of Corrections Chief Director General Gerald Bantag at ay hanggat hindi rin resolba ng korte ang pag-question o motion for reconsideration ng kampo ni Jennifer Laude laban sa kautusan ng Olongapo RTC na palayain na ang sundalong Amerikano. Tiniyak naman ni Bantag ang kahandaang sundin ang utos ng korte na pagpapalaya kay Pemberton basta't marisolba lamang ang motion ng pamilya Laude. Una nang naghain ang motion for reconsideration si Attorney Virgie Suarez, abogado ng pamilya Laude, sa kautusan ng korte na palayain si Pemberton matapos itong paboran ang motion naman ng sundalong Amerikano na mapalaya na dahil napagsilbihan na nito di umano ang sentensya niya bukod sa nakuwang GCTA o Good Conduct Time Allowance. Philippine Standard Time, ganap na po namang alas 4.18 ng hapon. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Alas 4:20:45 segundos, nagpapagaling pa rin sa kanyang tahanan si Interior Secretary Eduardo Anyo matapos makalabas na ng ospital dahil sa pagkakaroon ng COVID-19. Sinabi ni Anyo, hinihintay pa niya ang resulta ng kanyang swab test result para malaman kung negatibo na siyang nasa naturang virus. Maganda naman na niya ang kanyang kalagayan maliban na lamang sa pag-ubo-ubo niya. Una nang dinapuan ng coronavirus si Anyo noong March 31 at gumaling noong April 13. Subalit, dinapuan na naman ang virus noong isang buwan habang nasa opisina niya, opisina sa Campo Crame. Samantala, release order kay Pemberton. Dagok daw sa pakikipaglaban ng LGBT community para sa equality at justisya. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19 sa pagbabalik ni Shelly Bueno. Shelly? Isa daw malaking kawalan at dagok sa pakikipaglaban para sa equality at justisya ng LGBTQI+ community ang utos ng Olongapo RTC na maaari na makalaya si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Ayon kay Senator Rizzo Ontivero, sumasa siya na ikukonsidera ng korte ang motion for reconsideration ay sinumite ng kampo ng biktima na si Jennifer Laude. Giit ni Ontivero, 10 taon ang sentensya kay Pemberton at para sa maraming LGBTQI+ community, ang 6 na taong pagkakakulong nito ay hindi sapat sa ginawa nitong pagpatay kay Jennifer. Ayon sa Senadora, mukhang sinamantala ng kampo ni Pemberton ang umiiraw na pandemya kung saan nakita nila itong oportunidad para planuhin ang paglaya ng sundalong kano. Nag-file sila ng motion for computation ng buwan ng Hunyo sa ilalim ng GCPA at nag-file ng motion for release nitong nakalipas sa buwan ng Agosto. Ang mabilisan niya aksyon sa motion ni Pemberton ay pribilehyo na hindi naibigay sa maraming nakakulong nating kababayan. Kahit ano-an niya, kahit ano daw ang mensaheng may bibigay nito sa maraming nating kababayan na sobrang pinahihirapan sa sistema ng justisya sa bansa. Mas masakit pa ayon kay Senator Rivero sa hindi nag-apologize sa Pemberton sa LGBTQI+ community at kahit sa pamilya ni Jennifer kahit pa hiniling ito ng LGBT at ng abogado ng biktima. Kahit pa niya nagbayad ng higit 4.6 million na danyos itong si Pemberton pero hindi pa rin daw nito may babalik ang buhay at dignidad ni Jennifer. Ito sa Patrol 19, Celio Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong nakas sa DWIZ. Alas 4.23, samantala, alamin natin ang bagong mga kasong na itala kaugnay ng COVID-19 mula sa Department of Health, Patrol 5, Aya Yupanco. Go, Aya.
Okay, nakikitaan na ng unti-unting pagbaba ang bilang ng mga naitatalang kumpirmadong kaso ng coronavirus sa bansa. Ayon sa case bulletin number 173, nasa 228,403 ang kumpirmadong kaso ng sakit, kung saan nadagdagan ngayon ngayong araw ng 1,987. Ito ay bahagyang mas mababa sa karagdagang kasong naitala sa mga nagdaang mga araw. Sa karagdagang bilang na ito ng mga kumpirmadong kaso ay base doon sa total test na isinagawa ng 91 mula sa 113 na current operational laboratories. Sa 1,987 reported cases, 1,627 ang naitala sa loob ng nagdaang dalawang linggo mula August 21 hanggang September 3. Sa NCR na nangunguna pa rin sa nakapagtala ng mga kaso sa nagdaang dalawang linggo na may 657, Region 4A, 347, Region 6, 151. Ang aktibong kaso sa COVID-19 ay umakyat na sa 65,240. Sa mga namatay naman ay umabot na sa 3,688 kasama na yung bagong 65 na nasawi. Dalawa rito ang pumanaw ngayong September at 55 noong August, 6 noong July, tig-isa naman noong June at Abril. Mula sa NCR ang 35 na mga nasawi, habang sa Region 4A ang 6 sa Region 8, 34 sa Region 10, 3 sa Caraga, tig-2 sa Region 1 and 9 and 12, at tig-isa naman sa Region 3, 6 at 7. Samantala, inalis na sa total case count ang 24 duplicates, kung saan 12 dito ang recovered cases. 3 kaso naman ang iniulat na recovered, ngunit pumanaw sa isinagawang final validation. It is patrol number 5. Ay, DWIC. Alas 4:26, ikinababahala naman ng CEPI o Coalition for Epidemic Preparedness Innovation ang pahayag ng Amerika na hindi ito makikisa sa pantay na pagbili ng bakuna laban sa coronavirus. Ayon kay Richard Hatchett, ang pinuno ng CEPI, nangangabasilang ang Amerika at iba pang mayayamang bansa ay makapag-reserve ng unang dose ng bakuna para lamang sa kanilang constituent. Binigyan din ni Hatchett na kailangang maibahagi ng pantay-pantay ang bakuna sa buong mundo. Naniniwala ay niya silang unang 6 na buwan ng 2021 ay magkakaroon na ng bakuna laban sa COVID-19. Samantala, nangangailangan ng 20 bagong staff ang DOH o Department of Health. Sinabi ng DOH na kabilang sa mga kailangang punuan ay mga posisyong Supervising Administrative Officer, Financial Analyst 2, Information System Analyst 2, Information Technology Officer 1, at Chief Administrative Officer. Bukod pa ito sa dalawang Medical Officer 5, Administrative Assistant 3, Health Program Officer 2, Senior Health Program Officer, Dentist 3, at Dentist 4. Maaaring padala ang aplikasyon sa dohpersonnel.recruitment@gmail.com o personal na isubite sa DOH sa San Lazaro Compound sa Rizal Avenue sa Maynila. Itinakda sa September 12 ang deadline sa pagsasubite ng aplikasyon. Samantala, tuloy-tuloy ang search and rescue operations ng mga tauhan ng Japanese Coast Guard sa nawawalang crew ng isang livestock carrier. Kasunod na rin ito ng hindi magandang panahon sa Japan dahil sa pananalalasa ng Typhoon Maysak. Ang Gulf Livestock 1 ay naglalayag sa East China Sea nang magdala ito ng distress call pagdating sa bahagi ng Amami Oshima Island. Lula ng fighter ang 43 dayuhang crew kasama ang 39 na mga Pilipino. Ang Panamanian registered vessel ay meron ding sakay na 2 Australian at 2 New Zealanders. Isa sa mga Pinoy ang nailigtas ng Coast Guard at maayos na ang kondisyon sa ngayon.
Kinasamantala umano ng ilang locally stranded individual ang sitwasyon sa patuloy na pananatili sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Ayon kay PMS Assistant Secretary at Hatid Tulong Program Led Governor o Convener Joseph Incabo, halos 400 LSIs ang nananatili sa nasabing libingan na hindi naman tanggapan ng mga ito. Dapat sana anya ay sa kalapit na Billimore Air Base tutuloy ang mga naturang LSI, subalit na pinitang manatili sa libingan ng mga bayani dahil sa dami ng mga ito. Sinabi ni Encabo na nagsagawa na sila ng random profiling sa mga naturang LSI sa nakaramihan ay hindi naman talaga mga legitimong LSI at nananamantala lamang at ginagamit ang sitwasyon para lamang makalibre ng sakay pauwi sa mga lalawigan. Inihayag ni Encabo na kaagad nilang tutulungang makauwi sa mga lalawigan ang mga LSIs kapag natapos na ang quarantine period ng mga driver at iba pang tauhan ng gobyerno na naghatid sa mga naunang batch ng LSI na sila ring maghahatid sa kasalukuyang batch. Kasabay nito, muling umapila si Encabo sa mga hindi naman may tuturing na LSI na huwag abusuhin ang hatid tulong program ng gobyerno. IZ Balita Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. Nagpositibo sa COVID-19 ang dating Italian Prime Minister Silvio Berlusconi. Ayon sa staff nito, nasa isolation na sa kanyang tahanan sa Arcore, Milan, ang 83 anyos na dating opisyal. Kahinman, patuloy anya itong magtatrabaho habang nasa isolation. Magunit ang nagsilbing Prime Minister si Berlusconi noong 1994 at muli itong naglingkod ng ilang beses. Dahil rito, itinuturing na pinakamatagal na naging Prime Minister ng Italy si Berlusconi. Balitang Pampalakasan! Nagtala ng record si American tennis star Serena Williams nang manalo ito sa unang round ng US Open. Ang tagumpay laban kay Christiane ng Amerika ay ika-102 panalo na ni Williams sa US Open. At nahigitan na ni Williams si Chris Evert na all-time leader sa dami ng panalo sa US Open. Ayon kay Williams, hindi muna niya masyadong papansinin ang pagiging record holder dahil malaking atensyon niya ay bubuhos niya sa paghablot ng kampiyonato sa nasabing torneo. Dahil sa naturang panalo ni Williams, makakaharap niya si Margarita Gasparyan ng Russia para sa second round ng US Open. Balita pangkalusugan. Oh, ito, baka ilang beses ko nang ibabalita ito eh. Pero ang paulit-ulit daw ay gamot sa taong nakakalimot. Mahilig ba kayong kakain ng processed foods? Kung oo, edi hinay-hinay lang. Lumalabas kasi sa pag-aaral na maaari kang magkaroon ng iba't ibang klase ng sakit. Kanser. Dahil sa pag-consume mo sa mga processed food, gaya ng mga delata, instant noodle, at iba pa. Ilan sa maaaring mga sakit na mga makuha ay problema sa inyong bato dahil sa pagkain ng processed food, dahil sa mataas na level ng sodium o yung asin, yan, phosphorus at iba't ibang artificial. Betsin, di ba betsin yun? Iba't ibang artificial na pampalasa at nagbibigay ng alta presyon. Dahil sa mataas na level ng sodium na posibleng mahantong sa stroke o atake sa puso, kaya't paalala ng mga food expert, hinahinay lang sa pagkain ng mga processed food at back to basic muna, ugaling kakain ng prutas at gulay. Balitang Showbiz! Matagumpay na naisagawa ng sikat na magician at illusionist na si David Blaine ang paglipad habang nakakapit sa 50 helium balloons o lobo. Isinagawang stunt na tinawag na Ascension sa Arizona Desert kung saan ipinalabas niya ito sa kanyang YouTube channel. Ayon kay Blaine, hindi niya lubos maisip na may sasakatuparan niya matagal na pangarap ng mga tao na lumipad. Nauna ng tinarget ni Blaine na makalipad sa taas na 18,000 na talampakan, subalit umabot ito sa 24,900 na talampakan na taas ng kanyang stunt. IZ Balita Nationwide. At yan kaibigan, muli subay nyo sa pang-edisyon ng IZ Balita Nationwide dito po sa DWIC. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero uno. Sapat po may ni Engineer Daniel Tego. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita ko, si Edwin Yusef. At Senyor Ray Pacheco. Babalik si Senyor sa programang Teka Teka, alas 4:33 na po ng hapon. IZ Balita Nationwide.